Alright mga katalong, welcome back sa ating YouTube channel. Ito yung pampitong araw natin dito sa lugar na kung saan ay tinamaan ng matinding oil spill. At lagi tayo nakabantay dito upang malaman kung ano na ang sitwasyon, kung ano na ang pangyayari. Tara at samahan niyo ulit ako. And guys, at nandito tayo sa parteng butunan ng Buhay na Tubig sa sitio Bagong Silang. So, ito pa rin yung sitwasyon dito. Grabe guys, oh. Wala na. Kahit ka saan tumingin, ay puro mga batong maiitim ang makikita mo na makikintab. Talagang ang mga bato, oh. Grabe. Entindi. Ito at parang kalawang na sila ngayon. Nung una maitim to. Yan. Pero ngayon, syempre, tumatagal na. Ayan at parang mga kalawang na, grabe ang kapal dito. Oh. Kala mo putik. Grabe guys. Parang putik siya, oh. Sobrang dami. Iba na pati ang itsura ng mga bato talaga, oh. Oh. Kailan pa kaya mayayari ito? Ito guys, yung panibagong spot na ating natagpuan. Grabe! Oh! Napakatindi rin pala dito ng tama. Nasa pangataas na pati ng bato. Alright guys, at talaga namang abot sa taas ng mga bato yung oil spill. Ito yung mga pagbangga ng alon, yung humahampas dito sa dalampasigan pag nag high tide tapos malalaki ang alon. Siyempre aangat yung alon dito, tatama dyan, yung didikit yung oil spill. Grabe, oh. Abot dito sa kataas-taasan ng mga bato. Ayan, at mga nakadikit. Diyan, sa baba. Sobrang kapal din dyan, oh. Ayan, oh. Grabe. Napakatindi. Kailan kaya mayayari ito? Kalma naman, ah. Siguro, magagawa na ng paraan na maiangat na yung barko. Kasi natagpuan na daw nila yung barko kung nasa ang area. So sana padala na sila ng tao dito or bayaran nila yung mga mangingisda para tumulong sa paglilinis at para kumita din yung mga mangingisda. Kasi marami nang nagre-reklamo dahil sa oil spill na to ay hindi sila makapagtrabaho, hindi sila mga makapangisda. Dahil tanging pangisda lang ang kanilang pwedeng pagkakitaan. Eh ngayon, pinagbawal. So, ano raw kakainin nila? Anong ikabubuhay nila ngayon? Kung aasa naman sila dun sa relief goods, dun sa mga ayuda, ay saan sasapat yun kung tatagal pa to? Paano kung umabot ito ng 6 na buwan, 3 buwan? So, mahiguguto mga ating mga tao dito sa lugar na ito. Hindi lang sa lugar na to, kundi lahat ng mga mamamayan ng
Mindoro, ang unang-unang pinagkakakitaan talaga ng mga tao dito ay yung pangingisda. Dahil sila ang nasa tabing dagat. Oh, grabe. Talagang napakatindi ng tama dito. Ayan guys, ang area kung saan ay natagpuan natin na isa pa sa pinakamatindi ang tama. Ayan, kung makikita nyo, grabe, napakaraming langis ang tumagas dito, ang kapal nyan. Oh, kala mo kalawang eh. Kalawang na chocolate. Ito yung pinakamakapal din, oh. Grabe, ang dami. Ayan guys, so pag high tide ganyan, naangat ulit. Naangat ulit yung langis na nakadikit sa bato. So pabalik-balik lamang siya. Kaya dapat talaga maalis na to dito para makabalik na kami sa pangingisda. Kawawa mga tao dito. Guys, at puntahan natin kung saan yung lugar na mayroong nawala ng malay na pinaghihinalaan nilang dahil ito sa oil spill. Sino yung nawala ng malay? Pa? Sino yung nawala ng malay? Si ate po. Si ate mo? Nasa si ate mo? Nasa bayan pa, sinasikap ang pinacheck up. Yun. Ito kasi sila yung pinakamalapit sa tabing dagat. Ito lang yung dagat, oh. Amoy na amoy nila dito yung oil spill. Kaya guys, sila yung unang-unang maapektuhan dito. Dahil sila yung nasa front. Kawawa sila dahil hindi ko alam kung may evacuation, pero meron naman dito, pare. Alam ko may evacuation center ang Buhay na Tubig. Kaya yun, dapat mailikas muna sila dito sa ano, tabing dagat. Doon muna sila sa evacuation. Kita nyo, oh. Yan yung oil spill dito sa malapit sa bahay nila. Yan. Kaya talagang maaamoy nila yung amoy nung langis. Iba pa naman ang amoy, napakabaho. Kaya siguro hindi kinaya nung bata yung amoy ng oil spill at siya ay nawala ng malay. Alright mga katalong, at yun yung latest update dito sa amin. Dito sa nangyayaring oil spill na to. At lagi nyo rin po akong subaybayan para updated kayo dun sa pangyayari at nangyayari dito. Huwag nyo pong kalimutan na i-subscribe, like and share yung aming channel. Salamat sa panonood. Salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless.